ng chapter 2 is displacement method of analysis. So general procedure, it first requires satisfying equilibrium equations for the structure. Number 1, the unknown displacements are written in terms of the loads by using the load displacement relations. Then these equations are solved for the displacement. Number 2, once the displacements are obtained, the unknown loads are determined from the compatibility equations using the load displacement relation. So ang gagawin natin dyan, for example ito, ayan, hahanapin lahat natin yung ano, mga unknown displacement na yan. Kung meron mang condition na, for example, ito, letter B, or yung support natin sa B is nagsettle sa ganitong ano, ganitong displacement, okay? So gagamitin natin yun. Then, makakagawa tayo ng ano, load, okay, and displacement relations, okay? Then, yung mga loads and displacement relations na yun sa kada, sa kada member natin is yung gagamitin natin para makagawa ng maraming equations. Saka tayo makakagawa, saka natin makukuha yung mga displacement based on those equations, okay? So, bago natin matutunan yun, okay, mas kailangan natin na matutunan kung ano nga ba yung mga displacement na yun. Okay, so meron tinatawag na degrees of freedom. So when a structure is loaded, specified points on it called nodes will undergo unknown displacement. So if we say nodes, these are the points sa ating member na kung saan pwedeng ma-displace in terms of rotational displacement and XYZ displacements. Okay? So, syempre, karaniwan, ang nodes natin is sa mga external supports and internal supports, and of course, sa mga internal joints natin or internal connections. So, ano nga ba yung mga degrees of freedom? So, bago natin madiscuss kung ano nga ba ang degrees of freedom, balikan natin, okay, yung kung ano nga ba ang meron sa mga displacement natin dito sa ating different types of supports or external supports and connections. So ito, na-discuss ko na ito nun sa Structural Theory 1, sa introduction nun. Okay, and sinama ko rin yung discussion na yun nung introduction ng beam deflection sa ating beam deflection under ng mechanics of deformable body. So pwede nyong balikan ron. Okay? So anyway, discuss natin dito. So for example, ito, rocker or roller. So ito, magdi-displace siya ng paganyan. Ayan. Then, ito yung kanyang tangent. Okay? Then, meron tayong rotation dyan. Ayan. So, ibig sabihin, yung ating displacement dyan is equals to 0. Pero, yung ating rotational displacement is not equals to 0. Pin naman. Sa pin, ganito yan mag-deflect. And, syempre, meron din tayo dyan na tangent. Na kung saan yung tangent na yun, yun yung sukat na from tangent with respect to the horizontal axis, dun yung rotation niya. Okay? Or yung theta or rotational displacement. Or yung slope. Okay? So, ibig sabihin, yung ating pin, ang kanyang displacement or vertical displacement is equals to 0, pero yung kanyang slope is not equals to 0. So ngayon, dito naman sa ating peak support, yung ating beam is ganito, magde-deflect. Yan. Okay? Na kung saan ang tangent line sa point na to sa ating support is horizontal. So since horizontal yung ating tangent line, ang kanyang slope with respect to horizontal axis is equals to 0. Okay? Kaya yung ating vertical displacement is equals to 0. And also, yung ating slope is equals to 0. And na-prove na natin yan sa beam deflection. Okay? So, dito naman, sa fixed connected joint, yung ating mga member is possible na mag-deflect ng ganito. Ayan. Okay? Na kung saan, since nag-deflect yan ng ganyan, meron tayong mga tangent. Okay? And this is theta. This is theta. Okay? Pero hindi porket ganito yung ating yung ating elastic curve is hindi na mag-move or mag-displace yung ating
fix connected, join. Not unless kung merong dyan support, okay? Kung merong support dyan na, for example, pin, okay? Kung merong sumusuporta dyan, hindi talaga mag-deplect yan. Pero since joint lang yan, possible yan na mag-deplect, okay? So ngayon, pag pin, pin connected, joint naman, ganito siya mag-deplect. Ah, yes. Yung ano pala natin dito, yung ating slope dito, sabitin, slope 1 and slope 2, yung ating slope dyan, na 1 and 2 is equal sa isa't isa. Okay? So, dito naman sa ating ano, pin connected joint, ganito siya mag-deplect. Ayan. Oops. Ayan. Then, ito yung ating mga tangent line. So, meron na naman tayo ulit, ano, tawag dito, rotational displacement. This is, sabi natin theta 1, then this is theta 2. Na kung saan, ang ating theta 1 and theta 2 is not equal sa... So, bakit ko nga ba diniscuss itong mga to, yung mga vertical displacements na to and mga slope? Kasi itong mga displacement na to is yung mga tinatawag natin as the degrees of freedom. And itong mga degrees of freedom na to is yung kailangan nating ano, matutunan, okay, or ma-practice, kasi ito yung mga unknowns natin under sa displacement method. Hindi ba doon sa introduction natin, sinabi natin doon na ang mga unknown natin sa displacement method is mga displacement. So yung mga displacement na yun, ito yung mga degrees of freedom. So ito yung mga degrees of freedom natin. So ngayon, itong mga unknowns na to na displacement, dito natin matutukoy yung degree ng ating structure na kung saan matatawag siya as kinematically indeterminate. Okay, so kung ilan yung ano, yung degrees of freedom ng isang isang indeterminate structure, doon natin siya masasabi na kung ilan yung degree niya sa pagiging ano niya, kinematically indeterminate. Okay? So yes, nabanggit ko nga kanina na yung ano, yung mga nodes na to is karaniwan nasaan nga, nasa supports natin, internal supports and internal connection, and also kapag mayroong sudden change sa ating beam, okay, or sa cross-sectional area. So paano nga ba tayo ano nga ba yun kapag sinabi nating ano, nagkaroon ng sudden change sa ating cross-sectional area? So doon sa mechanics of deformable bodies, diniscuss ko yon, that is the ano, non-prismatic beam. So ibig sabihin ng non-prismatic beam, iba-iba yung kanyang cross-sectional area. For example, ito sa segment na to, let's say this is point A, B, and C. So, meron tayong segment AB and segment BC. So, sabihin natin sa segment AB, malaki yung kanyang cross-sectional area. Then, sa segment BC is mas maliit. So, ibig sabihin, nagkaroon tayo ng sudden change sa cross-sectional area niya. So, ibig sabihin, doon, meron siyang nodes. Okay, so, for example, dito naman, ayan, sabihin natin point D, ayan. Then, mas malaki yung segment ABD, okay, yung kanyang cross-sectional area sa segment DC. So, ibig sabihin, non-prismatic yun. So, ibig sabihin, yung ating point D is also a node. Okay? So, puray mo natin yan. Yan. So, ngayon, tukuyin natin yung ano, tawag ito, yung number of degree ng pagiging static, ng kinematically indeterminate ng ating structure. So, for example, ito, alam natin mag-deflect yung ating beam ng pagganito. Dito sa figure na to. Mag-deflect siya ng paganyan due to P. Okay? Then it bigla aangat 'yan kasi syempre susuportahan niya nung ating ano, nung ating support sa B. Ayan. Okay? Then sa support B, ito yung kanyang tangent line. Okay? So sabihin natin tangent B. Then ito naman sa A, ito yung kanyang tangent line. So sabihin natin tangent A. So since meron yung ating tangent A, is merong rotation with respect to horizontal axis, ayan. So sabihin, meron siyang slope. Ayan, meron siyang rotational displacement. Okay, so since, yes, dito, yung ating B is wala siyang rotational displacement kasi ngayon ating tangent B is horizontal. Okay, and assume natin na yung ating mga support is matibay. Okay, ibig sabihin, ano, wala tayong nodal displacement. Ayun, naalala ko na. So kapag rotation, rotational displacement, kapag naman vertical, okay, vertical displacement or horizontal displacement or displacement with respect to z-axis, ang tawag doon is nodal
displacement. Yun yung mga nodal displacements natin. Okay? So, assume natin na hindi yan makakalas yung ating mga support. So, properly restricted yung ating supports in terms of nodal displacements. Lalo-lalo dito sa ating B dahil fix yan. Okay? So, ibig sabihin, yung ating structure dito is at first degree. Okay? So, ito ay kinematically indeterminate at first degree. Kasi isa lang yung ating degree of freedom. Okay? Dito naman, sa second figure natin, since ito ay overhang at yung ating P is nasa point C, ibig sabihin yung ating beam is mag dideflect ng ganito. Ayan. Ayan lang. Medyo malaki ating madodrawing natin doon na displacement. Medyo lita lang natin. Ayan. Ayan. Ang haba kasi nung nung BC. Ayan. So, nag-deflect to pataas. Ayan. I-exage natin. Ayan. Ayan. Okay. Ayan siya. Okay. So, ngayon, alamin natin yung mga degrees of freedom. So, meron dito tangent. This is tangent A. And this is tangent B. Ito rin, meron dito yung tangent. Okay, tangent C. Saan yung mga horizontal axis natin? Ito. So, ito, pwede nating ilagay dito yung horizontal axis niya. Ayan. So, ngayon, meron tayong mga rotation. This is theta A, theta B. Okay. Ayan. And this is theta C. Okay, so tapos na ba? Hindi pa. Kasi yung mga nodes natin is A, B, and C. Okay? So meron pa. Ano yan? Yung vertical displacement ng ating C. Tawagin natin yan as delta C. Ayan. Or YC. Pwede rin. Okay. So, sabihin, meron tayong ilang degrees of freedom. Theta A, theta B, theta C, and delta C. Ibig sabihin, yung ating structure is kinematically indeterminate at fourth degree. Okay? Next, ito. Sa frames. Ayan. I-zoom natin para mas mag-enjoy tayo. Ayan. Nag-enjoy na ba kayo? Sakit sa ulo, no? Kasi talaga masakit to sa ulo kung hindi nyo pa masyadong kabisado yung elastic curve. And nag-start ako, tinuro ko na to sa mga estudyante ko starting pa lang sa chapter 4, that is shear and moment diagram in beams sa mechanics of deformable bodies. Tinuturo ko na talaga yan para at least makabisado na nila. Then practisado na rin ulit sila sa Theory 1, okay? Doon, mas na-practice pa sila ng pagdodrawing ng shear and moment diagram, hindi lang sa beam, kundi pati sa frames. Then, konting application ng type of bending, that is positive and negative bending, para madrawing nila yung elastic curve, okay? Then dito, sa Theory 2, in-apply na natin ng mga degrees of freedom. Okay, so next, to. So, since yung ating frame is subjected sa P na horizontal, ibig sabihin, mag-deflect yan ng paganyan. Ay, gagalaw yan ng paganyan. Bakit? Talaga mag-deflect yan kasi walang susuporta dito eh. Kung merong support dito, hindi yan mag-deflect ng ganyan. Ang mangyari dyan, kapag may support, sige, mamaya na lang. Oops. Unahin muna natin to. So, usog natin siya. Dito. Copy natin. Eh, parang practice na lang din. Ayan. So ito, since walang mag-support dyan, ang mangyari, mag-displace yung point B natin ng paganyan. Okay? Then ito, medyo matutupi ng konti. Okay? Matutupi siya ng paganyan. Then, gaganyan siya. Okay? Then, ito yung ating member CD. Okay. Siyempre, practice pa lang to. Hindi nyo pa masyadong, kabisado talaga ang pag-drawing ng elastic curve. Okay, so ito nyan. Meron tayo ditong, theta B at tangent B. Ayan. Which is ito rin. Okay. Ayan. Tangent B rin yan. So, itong tangent B na to, with respect sa vertical. Pang-vertical na yan. Kasi
Itong tangent B na to is para dito sa ating vertical member na BA. Ito namang tangent B na to with respect to horizontal kasi para yan saan? Sa member BC. Okay? Then ito rin, meron siya. Yan. This is tangent C. Then ito rin, tangent C rin yan. Yan. Okay, so dumarami na, no? Ayan. Okay, so sabihin, meron tayo dito ng ano, theta B. Ito rin, meron din tayong theta B. Ito. Yan. With respect to horizontal. So yung ano niya, yung displacement, yung rotational displacement niya sa vertical, theta B rin yun. Okay? Ito rin, ito sa vertical, theta C rin. Okay? So ngayon, ano pa yung mga displacement natin dyan? Ito. Meron tayong horizontal displacement. So this is theta B, delta B. And ito rin. Delta C. Theta B. Ayan. Theta C. Sorry. Ayan. Okay. Theta C. Na kung saan yung ating ano, delta B and delta C is equal sa isa't isa. Okay? So ngayon, ilan yung ating ano? Yung ating degrees of freedom. Okay? So ngayon, ilan yung ating degrees of freedom? Meron tayong theta B and theta C and delta B and delta C. Kaso yung delta B and delta C natin is equal sa isa't isa. Di ba? So, i-consider natin yun as 1. Okay? So, ibig sabihin, yung ating frame is kinematically indeterminate at third degree. Okay? So, ngayon, ito. Yung sinasabi ko kanina. So, what if meron tayong support? So, for example, ito yung ating support dyan sa C. Ayan, so nagkaroon tayo ng ano dyan, support. So, meron tayong pin. Ayan. Ayan. So, ang mangyayari dyan, kahit ano nyo yan, hindi yan matutulak. O, hindi niya matutulak yan. Kaso, possible na mag-deflect yan ng pagganito. Okay? Ayan. Ayan. So, pwede siya mag-deflect ng pagganyan. Okay, so ang nangyari ito, dapat yung ating palang ano, yung, yes, kung ang pin natin is paganyan, hindi na magbubura. Ayan. Ayan. Okay. Kung pin natin is paganyan, sa mga P1 yan, okay, hindi siya mag-deflect ng paganyan. Pero kung lalagyan pa natin yan ng P dito, sa mga P2, yan. Okay? Ang mangyayari, ma-i-stress yung ating ano diyan eh, beam eh, ay yung ating frame, okay? So, gaganto yung ating frame. Yan siya, gaganyan siya. Okay? Then ito, gaganito. Yan siya. So ito, since meron tayong support dito, possible na ano to eh. Hindi siya gaganto eh, possible na magganyan siya. Yan. Ayan. So possible na magganyan yung ating beam. Kasi nga meron tayong support dito. Okay? Ayan siya. So, since ito, hindi kasi siya pwedeng bumaba eh, kasi meron tayong ano eh, meron tayong support dito. Ayan. So, gaganyan lang siya. Medyo na-stress siya ng paganyan. Diba? Sakit sa ulo. Okay? Anyway, hindi pa tayo sure na ganito yung deflection niya. Siyempre, kung magbabago yan, okay, sa mga masosolve natin na mga displacement. For example, ito, yung ating mga rotational displacement. So, yung ating ano, rotational displacement, nakadepende yan sa sign. So, di ba sa ano nyo, sa double integration method, ang clockwise na rotation, okay, so betting theta B to. Okay, so betting theta B. So, since ang sign nito is, ang rotation niya is clockwise, so this is negative sa double integration method. Pero kapag ang ano niya, rotation naman niya is counterclockwise, ibig sabihin that is positive. So kapag nag-positive yung ating ano, rotation yan, pag ganyan, ibig sabihin paangat yung kanyang bending. Gaganon siya. Okay, so nakadepende. Okay?
Nakadepende yung ating ano, elastic curve dun sa rotational displacement and at the same time sa mismong deflection. Okay? Okay, so ito yung introduction ng ating topic na displacement method of analysis. So ngayon, yung mga next video, yung next video natin, ang pag-uusapan natin doon is yung first, okay, first topic or first lesson under sa displacement method of analysis, and that is slope deflection method. Okay, so yun, katapos natin mag-introduce ng yung topic or lesson natin na slope deflection method, after nun is mga example. Ayan, so ito yung ating introduction ng displacement. Okay.